Magandang araw sa inyong lahat mga ka-teach. Nandito na naman ako para mamahagi sa inyo ng mga simpleng kaalaman tungkol sa Japanese treasure hunting mga ka-teach. At nandito yung mga sign na ginawa ko para masundan mo ang sasabihin ko. Ito'y tungkol pala sa iba't ibang klase ng triangle mga ka-teach. At iba't ibang klase din ang meaning niya. Kaya kung gusto mong madagdagan ang inyong kaalaman, sundan mo lang ang sasabihin ko. At pinamagatan ko pala ito mga ka-teach na Japanese treasure flashback. At nandito na tayo sa pinaka top 5, the triangle sign and marker, dito sa treasure guide and lecture. At bago natin umpisan ang lahat, sana huwag makalimot mag-subscribe dito sa YouTube channel ko. Dito lang yan mga madam at mga sir. Salamat sa inyong lahat. At ganoon din dito sa Facebook page kong Code Reader Official. Dito lang din mga ka-teach, paki-like and follow lang. At sa mga gusto magpabasa ng mga sign sa area ninyo mga madam at mga sir, ito lang ang pinaka-mechanic. 1, 2, 3, 4, 5. Ayan lang siya mga ka-teach. At sana dapat klaro at legit ang mga sign na ipapasa ninyo sa akin mga madam at mga sir. At bago natin ituloy ang lahat, mag-intro muna tayo mga ka-teach. Let's do this! Mga madam at mga sir, at saka sa lahat ng ka-teach natin, umpisahan na natin ang simpleng lecture na ito. Tungkol ito sa triangle sign and marker, kung saan maraming mga kasamahan tayo na hindi pa talaga nila alam kung ano ang ibig sabihin nito. May apat na klase yan mga ka-teach, at dito tayo mauna. Ayan, ito yung unang example ko na ginawa. Nang sa ganun, masundan mo ang sasabihin ko. At ganito yan. Kung sakaling may sign kayo sa area ninyo, pero hindi ito pang ilalim ha. Ang pag-uusapan natin ngayon, hindi pang ilalim na sign. Ito'y lahat pang ibabaw na sign. Ituloy na natin. Ganito yan. Kung sakaling may sign kayo na halimbawa malaking bato talaga mga ka-teach, kasi ito ang example ko, maliit lang siya. Malaking bato na may nakaumbok, ayan, nakausli o na triangle. Ayan o, kung mapapansin ninyo. Pero itong example ko, hindi to malaki, dapat malaki talaga siya na tulad nito. Hanapin natin para maintindihan talaga ninyo mga ka-teach. Halimbawa, ito, malaking bato. Or ito, talagang hindi basta-basta yan magagalaw. At may nakaumbok dyan, nakausli or nakaumbok. Dito, may nakaumbok na triangle na tulad nito. Ah, saan na yun? Balikan natin. Ayan, na tulad nito, may nakaumbok. Ibig sabihin nito sa sign na ito mga ka-teach ay spot deposit or give away. Kung sakaling may sign kayo sa area ninyo na malaking bato tapos may nakaumbok na triangle, ibig sabihin may give away sa area or spot deposit. Yan ang pagkasabi sa akin ng mentor ko. Yan ang pinakaunang paliwanag ko dito sa sign na ito. Kung sakali lang, mabilis birahin yan, mga enclosed rock deposit yan mga ka-teach. Yung tipong sinalpak lang sa loob ng bato at hindi ka na kailangan maghukay. At dito naman tayo sa pangalawa. Kung sakaling may sign kayo mga ka-teach na tulad nito, malaking bato siya tapos binutasan. Pero yung butas niya, hugis triangle, ibig sabihin travel sign yan.
papunta sa target area, kung saan ang madalas na sinasabi niyang target area ay cave and close rock. Ayan, hindi pa ito nagsasabi ng mismong deposito. Balikan natin dito sa mga example nating malaking bato. Ayan, kung sakaling may sign kayo na may triangle dito na butas or binutas pero hugis siya triangle na tulad nito. Ayan, ibig sabihin mga ka-TH, ulitin ko ulit, ang area mo ay may cave or kuweba dyan, pero malapit yan sa bato or tinambakan sa malaking bato. Sa madaling salita, sundan mo lang ito kung saan siya nakatingin, dahil kung nakatingin talaga yan sa malaking bato, yung kinitignan niyang bato, sa ilalim niyan, mayroon at mayroon talagang cave. Pero ganun pa man, kailangan mo rin suriin ang batong iyon kung may counter sign ba na sasalo na ituturo ka na nandito ang cave sa kilid or gilid ng batong ito. Ito ang assessment ko dito sa mga ganitong sign mga ka-TH. Pag pabutas ang triangle or binutas, pero hugis siya triangle na binutas. At dito naman tayo sa kabila. Kung sakaling may ganito kayo, pangatlo ito mga ka-TH, ito pala yung pinaka number 2. Ito yung pinaka number 1. Ayan, number 2. At saka nandito na tayo sa pinaka number 3. Kung sakaling may sign kayo sa area ninyo na naka-engrave, na tulad talaga nito na inukit sa malaking bato, ang ibig sabihin nito mga ka-TH, ang pinaka-counter sign yan, papunta ka sa rock, triangle, or trees. Hindi ko lang nalagyan ng is dito. 3 lang siya. Dapat 3 sila. 3 sila. Ngayon, ang magandang gawin mo dito, simula sa sign, depende rin yan sa laki ng sign mga ka-TH. Kung malaki ang sign, medyo malayo-layo ang palo ng distansya na ang sinasabi niya ang 3 bato or 3 kahoy. Pero kung maliit lang ang sign niya na pagka-engrave, ibig sabihin, medyo malapit-lapit ang sinasabi niyang 3 bato na naka-triangle or 3 kahoy na naka-triangle. Ayan ang ibig sabihin dito. Kaya kung sakaling may ganito kang sign sa area mo, hanapin mo agad sa paligid ang 3 bato na naka-triangle or 3 puno ng kahoy. Mga lumang punong kahoy yan mga ka-TH na naka-triangle. At maghanap ka doon ng counter sign, pero hindi na magkalayo ang digging spot doon ng target. Ganun lang kasimple magbasa ng mga sign mga ka-TH. May iba't ibang meaning yan, bawat hugis, forma sa mga triangle sign mga ka-TH. At dito naman tayo sa para siyang nakatayo na bato. At tulad nito mga ka-TH, kung mapapansin ninyo, para siyang nakatayong pa-triangle talaga na bato. Or ito, ganyan. Ang ibig sabihin nito mga ka-TH, kung sakaling may ganito kayong mga sign sa area ninyo or landmark, ito ay bearing line. Ulitin ko ulit, bearing line yan mga ka-TH. Pag mga batong parang style vulkan na pagkagawa. Ang gagawin nito mga ka-TH, lagyan mo ng kumpas ang ibabaw nito or dito sa pinakatuktok. Diyan mo ilagay ang kumpas. Alam ko naman na marunong kayong gumamit ng kumpas. Pag nalagay mo na ang kumpas diyan, magbiring ka agad ng north side. Kung ito man, north side ang direksyon ng mga counter sign or ang sinasabi niyang target area. Sa madaling salita, pag nakuha mo na ang north side, doon ka maghanap ng ibang sign. Dahil alam ko, nandun talaga ang mga counter sign na sasalo sa iyo pag pumunta ka doon. Dahil base sa experience ko at tinuro sa mentor ko, meron at meron talaga mga ka-TH. Pero indicator na ito or nagsasabi na ito na may cave sa areyang north side. Ulitin ko ulit, kung sakaling may ganito kayong sign, magkumpas kayo,
tumbukin agad ninyo ang north side, 360 degree or 45 degree, north side yan. Puntahan mo ang area na yon, maghanap ka ng ibang sign dahil ang pinaka-mother sign na ito ay nagsasabi na siyang may cave or cueva sa area, bandang north side. Ayan ang masasabi ko dito sa pinaka-number 4 natin. At tulad nito na ginawa kong example, ayan. Kung sakaling patriangle yan, magkumpas ka dito sa taas, birahin mo agad ang north side. At kung mas maganda pa nito, itong waterfall na ito, nakaharap yan sa east. Halimbawa, pagbabagsak ang tubig, east na agad. At dito ka sa taas, bago babagsak ang tubig, naka-west yan. Sure ball talaga na may deposito ang north side. Pero hindi na magkalayo sa area nito ang sinasabi niyang target na may cave at may laman talaga ang cave na yan. Yan ang masasabi ko dito sa simple lecture kong ito, mga ka-teach. Base ito sa mga area na napuntahan ko at naunahan na kami. Ayan, mga ka-teach. Okay, sa pagtatapos dito sa content natin ito, mga ka-teach, sana may nakuha na kayong mga simpleng idea at madagdagan ang inyong kalaman tungkol sa Japanese treasure, mga ka-teach. Ulitin ko ulit, maraming salamat and God bless sa inyong lahat. Thank you, mga ka-teach.